gagawa naman tayo ng ating compost, pampataba po sa mga tanim sa pamamagitan po ng mga balat na naipon natin, na hiniwa-hiwa po natin ng maninipis. Katulad po nito, balat po ng saging, balat ng kamuting kahoy, at dadagdagan na lang natin siya ng balat ng mga kandis doon na nahinog o ng mga bunga ng kandis na nahulog na nahinog, ilalagay natin dito at pagsasamahin natin. Para sa ganun, mamaya po, pag nilagay na natin siya sa isang lalagyan at lalagyan na natin ang lupa, marami-rami po siya. At kapag nabulok na po siya, mga isang buwan, ay pwede na po natin siyang gamitin para ilagay po natin sa mga gulay natin na naitanim ko na at nakita nyo sa mga nauna kong video. Tara, gawa po tayo ng kandis na nahulog yung mga nabubulok-bulok na at pagsasamahin po natin sila bago po natin sila ilagay sa isang lalagyan at lalagyan natin ng lupa. Ito yung mga kandis namin na nagkalat lang halos dahil nga sa bumagsak. Ito yung puno niya. Ayan. Napakarami niyang bunga. Daming bunga niya. Hanggang sa baba, meron siyang mga bunga. Matamis po siya, masarap. Kandis po ay matamis na maasim-asim, napakasarap po. Kaya lang sa sobrang dami po dito ng kandis namin, bumabagsak na lang po siya. Kaya ang ginagawa po namin, katulad ng sinabi ko dati sa unang video ko, ginagawa po namin, hinahati-hati, ginigilid po namin ng maninipis, tapos binibilad. Then, binibilad po pagkat natuyo po yun ng tatlong araw, saka po namin binababa sa baryo, then binibenta po namin. Saka po namin binababa sa bari at binibenta po namin. Pero itong mga nabagsak na to, ito pong gagawin natin fertilizer. Isasama po natin doon sa mga ginawa nating ginilit-gilit nating mga balat ng saging, kamuting kahoy, at sasama natin ng kandis, saka natin lalagyan ng konting lupa para gawing fertilizer. Ito po yung mga nahulog na kandis, napakarami po. Kunin po natin para po gawin po natin fertilizer.
po siya, nakuha natin. Hiwain lang po natin siya ng maninipis o ng maliliit para madali po siyang mabulok. Tara, hiwain po natin. Napakarami po. Dito po natin ihiwain itong kandis na nakuha natin. Para gawin po natin fertilizer. Ito, marami pa rin kandis dito. Maliliit lang po yung hiwa. Para madali lang siyang mabulok, kaya natin hinihiwa. Pero pwede namang hindi na rin hiwain. At kapag bulok na po siya, at tumalo na sa lupa, yung mga balat na to, kasama yung mga iba pang balat na ginawa natin, katulad ng balat ng saging, balat ng kamuting kahoy, pwede na natin siyang kunin, mga isang buwan lang. Kailangan sa Bukid eh, alam natin lahat para hindi na tayo ganong gumastos pa o bumili pa ng mga fertilizer. Ngayong marami naman dito na mga prutas na nabubulok lang sa paligid ng ating Bukid. Sabi ko nga, sa Bukid, masipag ka lang, hindi ka magugutom. Mamaya, pagkatapos ko naman gumawa ng fertilizer, gagawa naman tayo ng taniman ng gulay. Kasi meron po tayong mga punla ng pechay. Kailangan magawa natin ang taniman siya na maayos-ayos para maganda ang tubo o maganda ang kanyang. Kapag sa Bukid ka, halos hindi mo na mamalaya ng oras. Hindi mo alam na tanghali na pala. Then, ay tanghali na pala siya. Pagkatapos, hapon na naman. Kinabukasan, yung oras hindi mo napapansin dahil nga sa dami ng trabaho. Na yung trabaho na yun, tayo rin naman ang makikinabang sa bandang huli. Ang lalagyan lang natin ng compost na ito, yung sako lang siya para hindi siya tumapon. Kasi kuminsan kapag maghuhukay ka pa sa lupa, tapos wala siyang plastic na nakalagay, sisip-sipin din ng lupa yung mga katas niya na sana ay maging fertilizer na ng halamang paglalagyan natin. Huwag na muna kunin yung mga mangga, maliliit pa yan, di na yung lalaki. May mga bunga na rin po yung mangga namin, kaya lang hindi pa ganong malaki, pinagkukuhaan na kagad ng mga pamangkin ko. Tapos na, magagawin naman natin, kukuha tayo ngayon ng sako. Yung sako na yun ay lalagyan natin ng lupa para mailagay natin ito at mahalo-halo natin ito. Ito lahat ng mga fertilizer na ginawa natin. Ito lahat ng mga balat ng mga prutas, maihalo natin. Kukuha muna tayong sako. Lalagyan natin ito ng lupa. Doon kumukuha tayo.
Pwede na yata to. Lagyan mo ulit ng lupa. Ganun lang, layer, layer, layer hanggang sa matuloy siya. Ito siya ngayon. Lagyan na natin itong canvas na ginawa natin. Hanggang sa mabulok siya. Tapos ito yung ibang mga balat ng kamuting kahoy at saka mabalat ng saging. Okay na. Ito na ang lupa. Kailangan kumuha ka ng lupa doon sa maganda-gandang lugar. Para maging maganda yung compost na ginawa natin, na gagawin natin. Nalagyan mo siya sa ibabaw. Una kanina nalagay natin lupa. Then pinatong natin yung mga balat ng saging, kamote at yung kandis na nabubulok na. Then papatungan ulit natin ang lupa. Pwedeng mamaya, lagyan ulit natin siya ng dahon at tuyo, tapos patungan ulit natin ng kandis, lagyan na naman natin siya ng lupa para mapuno ka agad siya at hintayin natin ng May 7. June 7, pwede na siya. Gamitin natin, ilagay natin sa ating mga pananim. Kaya ang gagawin natin ngayon, habang hinihintay natin siya, gagawa muna tayo ng taniman o ng plot para sa pagtataniman natin ng pechay doon sa kabila. Oo, pwede rin dito. Pero kailangan din natin ng gawan muna siya ng isang plot na pagtataniman. Yung parang kinultivate mo siya para yung ano ng ugat ng pechay madaling para madaling mabuhay ang pechay. Tara. Ganyan po ang paggilit-gilit ng kandis. Hinuhugasan po muna siya bago siya gilit-gilitin at tapos ibibilad. Pag binilad po siya at natuyo, pwede na po siyang pang-asim o gamitin sa mga sinigang o sa mga pagkain na gusto natin ng lasiman. Ayan po yung kandis. Kailangan malinis siya kasi ginagamit po siya sa pagkain. Thank you.
ang buong pandis. Kailangan hinuhugasan po siya para malinis po siya. Kasi nilalagay po siya sa pagkain. Sila po yung biniyad na kandis yung kaninang ginigilit doon. Ito na po siya. Bali, ibibilad na po natin. Once na natuyo po siya, tatlong araw po ito bago matuyo. So, pwede na po natin itong ibenta o i-deliver doon sa mga gustong kumukuha. Kasi meron pong kumukuha sa amin. Ang isang kilo po ay nasa 85 to 95. Dahil nga sa marami ng kandis dito, kahit po paano, makakabili ka na rin ng mga pangkonsumo na gamit dito sa Bukid. So, ito po po. Yan pa po, meron pa siya. Ito pa po yung ibang kandis na natapos na na gilit-gilitin, nakabilad na po siya. Kailangan lang yung haluin, baliktarin para magpantay po ang pagkatuyo niya. Once na natuyo po siya, magiging ganito po ang itsura niya. May mga tinatawag natin na mga nilalagay na chemicals. Ito po is puro, wala po siyang chemicals. Ano po ang kandis, wala po siyang chemicals, puro po siya, hindi po siya masama sa katawan. Ito yung gusto kong taniman ng pichay kasi naaarawan siya. Maganda kasi kapag naaarawan ang tinaniman mo ng gulay. Maganda kasi naaarawan kapag tumanim ka ng gulay para hindi po siya naninilaw. So kailangan muna natin linisin to para mataniman. Gagamit tayo ng tinatawag na sudsud para maging malinis itong bahagi na to. Tapos natin ito, babakura natin ito para hindi siya tukain ng manok yung mga panalim natin. Kasi may mga binhi na po kami ng pechay doon, ililipat na lang. Bago ilipat, kailangan maganda yung pagtataniman niya. Thank you.
natin damuhan itong tatanimin natin ng pichay. So bukas, pwede na po natin siyang umpisahin, cultivate natin para mataniman na po natin ito. Itong ano ito. Sa susunod po natin pagkikita, siguro naman, okay na ito, itong plot na to. Sa susunod natin pagkikita, ay maayos ko na rin siya. Makukultivate ko na po siya o maaasarol at malalagyan na po natin ng bakod sa gilid. At bago pa ako magpaalam, huwag po natin kalimutang suportahan ang aking channel, Edge Ignas. Mag-like na rin po tayo at mag-comments para po sa susunod natin pagkikita o para po sa mga susunod ka po pong videos ay lagi po kayong updated. Lalo-lalo na po dito sa ating Buhay Bukid sa Palawan.